Life is a winding road, no telling where it goes. Driving. Samahan niyo ako, magre-renew niyo ako ng driver's license. So, dala kong pera dito, 1.5 lang. Nadala ko rin yung printed copy ng exam online sa online portal ng LTO. Dala ko rin yung lisensya ko na expired na. Una natin gagawin, kaka-medical muna tayo. Tapos diretso tayo sa LTO para magbayad. After registering dyan sa online portal, nakikita nyo ito sa Google. Type nyo lang lto.gov.ph. Tapos makikita nyo LTMS portal, which is the Land Transportation Management System portal ng LTO. Dyan lahat ng information nyo. Mag-register kayo, log in, put in all your information. Parang Facebook lang. So pag na-register nyo na, kompleto nyo na yan. Kailangan alam nyo yung username and password nyo. So yun yung mga information na susulat nyo. At kailangan dala nyo rin. Para just in case tanungin kayo kung may portal na kayo. Information kayo dun. Tapos, dala kayo ng photocopy ng license nyo. Tapos ito yung nagpaprint pa rin ako ng certificate. Yung CDE online validation exam. Ito yung may exam kong kukunin dito sa portal. Punta ka dito sa taas sa e-learning. Tapos kiklik mo itong CDE online validation. Yan. Tuloy-tuloy mo na mag-login ka. Tapos kunin mo yung exam. Kailangan pong pasado yung score mo. 25 questions lang naman. 80% or at least 20 correct answers. Yan ang nagay. So, madali lang. Madali lang naman yung tanong tungkol sa mga batas traffic ko lang naman. Tapos yan, pag pumasa ka, ang score ko ay 84. So, may mali rin ako. Tapos, dali nga rin itong lumaan yung license. Dali nga rin yan. So, yan yung mga dadali nyo. Tsaka, syempre, pera. At may dala kayong pera. So, yan. Photocopy. Ito, hindi ko alam kung masyadong required to, pero dala na rin kayo just in case pa hindi rin maghanap ng pag-siroxan doon. Tapos yung certificate, validation printed copy lang naman. Tapos hindi naman kailangan colored. Walang yung black and white lang. Tapos itong luma yung lisensya. Tapos punta na kayo sa LTO. Sa LTO madalas naman may mga malalapit na medical facility. Credited nila. So, para doon lang kayo pupunta. Para tawagin. Mas dapat dala niya lahat ng information niyo. May load rin dapat kayo para mamonitor niyo sa online portal kung ano nangyayari. Medyo nangihina pa ako pero sad pa rin ako pero importante ano. Barenyo ko na yung lisensya ko para pag okay na ako makapag-rides na uli. And yun. Lalo ko na hindi ko nasasakyan yung motor ko. Isang buwan na yata. Ang last ride ko, January 15 pa. Ano, tara, sana wala maging abirya sa motor ko. Kasigin ko lang siya sasakyan ulit at paanda rin. Isang buwan siya natinga. And sana kasya yung pera ko. Ayun. Sige, later. Samahan niyo ako ha. Ayun. So, sorry, nag-autopilot ako. Nakapanibago mag-motor. So, I'm just making sure na I'm doing everything right. Kasi, yun nga. 1 month ako hindi napag-motor. Pero ang sarap ng feeling. Parang wala akong sakit. So, right now, nandito tayo sa Poresa. Going to LTO Domingo Santiago.
Which is, dapat malapit lang yun eh. But since ginibaan na nila yung tulay na Santa Mesa, need pang umikot dito sa balik-balik. So ngayon nasa Presa Extension na tayo. Yun yung ruta natin. Then after that, dito Arson. Here. So medyo maaga pa naman. 8 a.m. ako umalis ng bahay. So mga 10 to 15 minutes ride lang naman to. So ito yung dito Arson. Turn right dito. Then tutumbukan natin yung Domingo Santiago. Then turn right ulit. So umikot talaga tayo. Before malapit lang sa amin yun, as in tatawid ka lang ng Ramon Magsaysay, Domingo Santiago na agad yan eh. So ito, dito yung ginagawang bagong tulay. Kaya maraming under construction dito. So yun. Yan, turn right here. Here we go. Yan. Sana kasi yung pera ko. Hindi ko pa kasi alam dito kung how much yung medical. So yan, dito na tayo. Sa LTO Domingo Santiago. Alright, nasa medical facility na tayo. Ito yung tinuro ng mga tao doon sa labas. Which is 500 pesos for the medical. 100 pesos if you wanna know the blood type test. So that's a total of 600 pesos for the medical. May vision test. Tatanungin ka lang sa medical history mo. Tapos alamin yung blood type mo. And then, bibigyan ka nila ng paper. Nandun lahat ng information, yung medical result. And then, punta ka na sa LTO. Pagpasok mo sa LTO, pasa mo ngayon yung copy ng exam mo, yung luma mong lisensya, and then yung medical result. Pagpasa mo, papasukin ka sa loob, and then wait to be called na lang. Tatawagin ka daw sa cashier para magbayad. So, hintay lang tayo dito, waiting game. Yan. Okay naman, comfortable naman. May electric pa naman dito. Dati, malakas yung aircon dito, pero walang aircon eh. Pero okay lang. So, habaan lang natin yung pasensya natin habang naghihintay tayo. Kasi alam naman natin na hindi lang naman tayo ang kanilang pagsisilbihan dito. At marami rin talaga nangangailangan sa LTO. Ayun, tinawag na ako. So, you just need to pay 585 pesos para sa driver's license. And one good thing dito sa LTO na to is magagalang at masayahin ng mga staff nila. Kaya, good job sa kanila dito. Nakakawala rin ng pagod at init. Tapos, lilipat ka ngayon ng kabilang window sa licensing para mag-fingerprint, signature, and picture ulit. Pero papacheck sa'yo kung okay naman yung signature, kung gusto mo pang baguhin or not. And then yung picture mo, gusto mo rin baguhin or not. Mabilis. Wala pa akong 30 minutes dito. Ito lang. Sensya. Ito yung luma. Bali, ito yung luma. Binalik lang yung luma. Tapos... ito yung resibo. Ayan. Ayan yung bagong picture. Diba? Valid as temporary driver's license until plastic card is released. Sabihin nila kung plastic card. Nagkailangan lang natin kung di pa. Laminate. Okay na. Lapan 30 minutes. Ang bilis. Nakatawa. Ayan na. Ayun. Kauwi ko lang. Nag-renew ng driver's license. Okay naman. Yun nga lang, papel pa rin. Disappointing kasi August pa ako nag-expire yung lisensya ko. Pero in-extend nila yun. Bigyan nila lang parang 6 months extension. Kasi wala daw silang plastic card. After 6 months. Wala pa rin plastic card. So parang saan yung pag-boom nila ng renewal ng driver's license. Pero ang sarang maganda, nagkaroon ako ng 10-year validity ng driver's license. So, 33 na yata ako magre-renew. Parang ganyan. Kasi nag-expire sa akin noong August 2023. So, okay na rin. Saya na rin. 10 years. Nakakatipid lang po kahit papano. Ang importante sa pagkaroon ng driver's license, register nyo na muna. Siyempre, dapat may email address kayo. Create na kayo ng account ng
sa LTO portal. Register kayo doon. Pag Facebook lang. Pag create kayo ng may username doon. Pero anong username and password. Tapos, put in your information lang. Ganun lang kasimple. Medical. Yung medical ang bayad. Parang 600 in total. So, 600 din yung ano, medical. So, mga 30 minutes lang ako doon. So, mabilis lang, mabilis lang. Maaga rin kasi ako. So, parang ako yata, pangalawa yata ako sa pila, una. Siyempre, maganda rin kasi kung may bago on card. Kasi less hassle yung pag-chinect sa mga checkpoint. Kasi, bukod sa luma mong lisensya, papakita. Papakita mo rin yung papel. Yung papel, may risk yun na pwedeng mabasa kung maulan ng malakas ang ulan. So, pwede naman daw ipalaminate. Pero ang suggestion sa akin, oh, isang stuff doon. Yan na lang daw. Papotocopy ko na lang daw. Tapos itago ko yung original. Ang ngata ko na lang daw yung original. Tapos parang ilalabas ko na lang daw yung photocopy. Tsaka yung existing license ko. Yung old license ko na expired na. Kasi kukontak naman yata sila pag ano na eh. Available na yung plastic card. Pero I doubt it. Pero okay lang. Okay lang naman. Ang importante, makapag-rides na ulit. I'll see you soon. Pasensya na muna at ito muna ang vlog ko. Tsaka may mga ibang vlog ako yung i-upload na review lang kasi sambon talaga ako nandito na sa bahay. Saan talaga ako? Sobrang malala yung sakit ko. Daming bawal. Bawal is yun pero okay lang yun. Importante mabang buhay natin para papuntahan pa natin yung mga lugar na hindi pa natin napupuntahan dito sa Pilipinas. Ganun lang yun. So, kaya mag-iingat kayo lahat. Mag-iingat kayo lagi. Anyways, that's another story. Tsaka another vlog na lang. For the meantime, kapalakas. Bagong renew ang ating lisensya. At siguro na itong weekend, Sunday. Try ka na maglibot-libot. Pero malapit lang. Hanap ako ng magandang spot. Malapit lang. Dito, within Metro Manila lang siguro para mabilis ang mga kawit mga pagpahinga kasi ang gusto na tagang mabilis pa rin ang mag-ina hanggang ngayon. Let's see. Yeah, yun. So, ingat kayo lahat lagi. At ang may iiwan ko sa inyo ay keep the faith. Lagi kayong manalig kay Lord. Pagbutihan nyo ang pagiging obedient at loyal at magiging faithful sa kanya kasi sa ending kaya na ngayon kung magiging kasama kung hindi siya lang talaga lalo na pagpag-isa na tayo para never tayo naging mag-iisa kasi kasama natin lagi si Lord na naiwan ko sa inyo ayun iingat kayo lagi and God bless you all. Scooby Vlogs out.